Tama ba? Malinis ba? Malinis po, alkalde. Mike, bate. Saan mo lang pito? Manek, baka malimutan mo. Pabilyag ko sa linggo. Ano yung handa mo? Tap-tap at kangkong? Wala kang bilib sa akin. Ayan si Mayor. Hindi tayo pababayaan yan. Tama na. Tama. Narinig ba niyo lahat ng pinag-usapan sa meeting kanina? Narinig ko. Totoo lang dyan. Ito po. Ang ibig ko sabihin, sobrang paniniwala ng ating mga kababayan sa Amerikano na sila'y babalik pa. Babalik. Alam ba niyo nararapat sa mga tao katulad niya? Ha? Bigyan ang pasaporte. At ito ang pasaporte na kailangan. Mga gagawin, mga tao yan. Tama ang sabi niyo, Mayor. Mabuti ka sa ulo, ano mga gawa ko? Pinagpapawala ko, ayaw mong krik. Kaya nga narapas mo na. Kalde! Hindi ba? Oo, alkalde. Tambayin si Barrel. Kaninang umaga lamang, ang inalmusal ng aking Barrel ay ang iyong ama. Kaya huwag mo naman sabihin sa akin na ibig mong ikaw maging hapunan. Batid ko, alkalde, na mahaba na ang listahan ng mga nasawi sa iyong Barrel. Ngita ko man na may sariling listahan. Ano bang pagkahaba-haba ng listahan ay may katapusan din. Kaya anong malay mo, baka naman sa sandaling ito magbukas ang iyong listahan. Sabay na ba kayo? O isa-isa? Isa-isa. Kung sakali kayong tatagumpay. Padong, Angal, Mike, huwag kayong makikalam. Simula, alkalde. At ako na lang magtatapos. Mamamatay tao. Ratista o bandido.
huwag kang maingay. Sa panahong ito, ang lupa't lindihin may tenga. Ang balita'y may pagpa. Kung ikaw'y nagdaramdam, lalo ako, sapagkat si Mario'y anak ko. May katiwilan siya. Buenas, Abel? Buenas. Kumusta ang kamay mo? Magaling-galing na. Ito'y isang alala ng mga po na hindi ko malilimit kayo. Abel, ang panagkakamali. Pero Misa, alam ko na ikaw'y nagdaramdam. Sapagkat si Mario'y mahal mo, iniibig mo siya. Ngunit, sir, ahagina ko ng konti po nagdaramdam ang iyong kapatid. Siya'y pinaghahanap din. Bilang ng mga matay tao, rapista, bandido, traidor. Nagdaramdam din naman ako, Papa. Alam ko, ihalang ko. Isabel, sa panong ito, ay hindi natin alalaman kung anong mangyayari. Kaya kung meron tayong mga damdamin, ay sarilinin lang natin. Magandang araw sa inyo lang. Katulad nito. Senyor Guerrero? Hmm. Senyora Sabel? Lalong-lalong na sa'yo magbita. Araw-araw ay lalong kang gumaganda. Hindi mo ba tayo uwi, Papa? Taga na. Sabi. Ohayo, kumalachi. Ohayo. Nasa itaas. Pwede mo siya. Magandang araw ha, Senyor Guerrero. Magandang araw naman. Ramita. Hello, Margit. Nakapos ka ba? Oo, oh, Inay. Bakit kayo sagat-sagat? Maraming sa sabi sa pitante. Kanina, kasagay na maganda. Kung wag na ang ganda ng bahay namin. Tayo na, Papa? Tayo na, ating paray, Nyo Rasabel. Alam niyo, Tony, ako'y pinakiusapan ng mga taong ito upang mamagitan sa inyo. Dahil po ba dun sa lupang isinala sa inyo na ngayon ibig na nilang tubusin ngunit ayaw daw ninyong tumayag? Alam niyo, Nyo Rasabel, ako po'y hindi tumatanggap ng sangla.
ang mga lupang sinasabi nila ay binili ko na. Sila magpapatunay. Kasinungalingan niyan! Kasinungalingan pala. Fidel, akin na ang mga papeles. Ayan niya, Rosabel. Ang katibayan na ang lupang sinasabi nila na isinangla sa akin ay binili ko na. Ang katunayan ay may lagda pa sila riyan. Abay, may lagda nga. Ano yung lagda? Pinirmahan nga namin ang mga kasulatan ngayon sapagkat ang sabi mo bilang pagpapatutuo lamang ng pagkakasanla ng aming mga lupa sa iyo. Pero hindi namin nalalaman na yan pala yung mga papeles na ng pagbibili. Aba, mga tanga pala kayo. Bakit kayo lumalagda sa mga papeles na hindi niyo muna binabasa? Kasalanan ko ba yun, Yora Sabel, kung sila yung mga tanga at mga ulol? Aba, attorney, huwag mo naman kaming hamakin. Baka ang akala mo dahil sa kulay lupa ang balat namin at nabubuhay kami sa lupa, eh. Lupa na rin kaming maaari mong yurakan. Diyan ka nagkakamali, attorney, sapagkat kung alang-alang sa pagtatanggol ng aming karapatan at katwiran, maging lupa mang kaming totoo, ang lupang ito'y bago mo mayurakan, ay matitigmat muna ng iyong tugo. Tingnan ka! Bago kayo kumalang alman, tingnan muna kayo sa inyong mga paligid! Maaaring bang yayain na ninyong umalis ang inyong mga kasamaan bago ako makalimut sa aking sarili? Baka hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Maaaring ko sila ipagbulimit. Trespassing with intent to kill. Buenos dias, Señora Isabel. Parikit. Tayo na mga kasama. Uminahon kayo. Huwag kayong padadala sa init ng inyong ulo. Panahon nila ngayon. Ngunit ako'y nananalig na ang katarungan ng siyang magtatagumpay. Eh kung naririto lamang ang anak mo si Mario, hindi tayo magkakaganito. At ang anak ni Mero si Karting. Huwag kayo mag-alala. Ayon sa huling sulat ni Mario, ngayon daw sumuko na si Yamasita ay makauwi na silang dalawa ni Karting. Eh kailan daw naman ang dating nila? Sa lalong madaling panahon. Ayan mga kasama, nakita ninyo, darating na yung dalawa. Makikita natin ang walang hiyang yan. Darating na pala si Mario Chikarding. Oh, ano'y katatakot mo sa kanila? Nakalimutan mo na yata ang matagal na tayo nakahanda sa kanilang pagdating. Sabihin mo sa kanila, at
Dumating na ang araw ng kanilang paniningil. Nakatap! Senyorito! Ano yun? Si Senyorito Cardimbo, tsaka po si Mario. Nariyan na rin ako dumarating. Teka! Darating na si Mario! Teka, teka muna. Ano bang kinatutuwa mo? Ang paglating ng kuya Cardimbo? Opo, oh, pa naman. Ha? Eh, di pareho. Halina na, papa. Oo, teka, teka. Tumuloy natin sila. Oh, ano ba iso? Ihandaan din! Opo. Mario! Oo, oo, oo. Isa sa inyo, si Mario at si Carding ay may buhay na pagkakautang! Kung hindi magulang nyo ang kanilang napatay, ay kapatid. Kung hindi kapatid, ay anak! Kung hindi anak, ay kaibigan! Kung hindi naman kaibigan, ay isang mahal sa buhay! Ito! Ang oras ng paniningil. At huwag kayo matakot. Hindi ko kayo pababayan. Ako ang sagot sa uli. Ipamigay ang mamarwa! Tiyakin natin ang kamatayan ng dalawang yun. Lalong-lalo na si Mario upang maging malinis ang aking landas sa pangingibig kay Normita. Pagkat kung siya ay asawa ko na, ay natitiyak kong hindi natatanggi ang kanyang ama, si Senyor Guerrero, na tangkilikin ang aking kandidatura sa pagka-gobernador.
napapakuran ko. Hindi tayo pinagpapatay. Oo. Oh, panisa kami tayo pinatamaan eh. Ganun mas madali tayo patamasan, oo. Oh. Yung sasabihin natin kay Hector nito. E di sabihin natin ang katotohanan. Talaga naman hindi natin sila kaya. Tsaka meron pa naman tayong ibang pagkakataon para sa kanila. Tama. Ihong narinig sa bayan ng putukan. Baka magsidating pa sila, Hepe. Ang mabuti eh, malis muna tayo nito. Kaya! 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 Tatandaan, siya si Luisa, ang anak ng dating puppet mayor sa atin. Oo, ako nga. At habang nasa iyong pagkakataon, Rohoy, patayin mo na ako. Sapagkat kung hindi, sinusumpa akong papatayin kita. Tulad ng ginawa mong pagpatay sa aking ama. Hindi ko ugaling pumatay ng babae. Kung gayon, banza ko! Aray! Kaling! Pabihan mo na siya. Napakaganda ng pasilubong sa atin natin mga kababayan. Darating, Kuya, eh. Mari ba yun?
Eh, anong puto ka narinig ko kanina? Wala, pasalubong sa amin ni Carding. Kamusta nga pala si Carding? Bakit kuya? Ano nangyari kay Carding? Bakit? Ano nga nangyari sa kanya? O bakit naman? Bibiro lang ako. Baka mamaya nandito na yun eh. Huya naman to. O siya tayo na kita. Nagugutom ka na ba? Oo. Kung alam ko naman darating ka, di sinsanay pinagluto kita ng masarap na pagkain. Ayaw mo, mamayang gabi, ako ang maghahanda ng pagkain. Hindi na mabali, inay. Makita ko lamang kayo ng Marikit. Busog na ako. Aba, naging makata pa yata ang kuya. Marikit, ipaghanda mo ng pagkain. Kapatid. Kuya, tingali na. Ha? Natas ang kanyang ulot, laking-laki ang kanyang dibdib sa pagmamalaki sa iyo. Kagaya ng aking pagmamahal sa iyo, ikinararangal kita, anak ko. Sinabi sa akin ni Tay ng maliit pa ako. Nang turuan niya akong gumamit ng baril at tumigla. Napagdating ng araw na kailangan nilang mamahinga sa pagkahebo ng pulisya, magiging maligaya siya kung akong papalit sa kanya. Kaya inay, ngayon kong naisip na maaaring papagirin natin ang pangarap ng Tay na akong papalit sa kanya. Kakausapin ni Sir Carlos, sasabihin kong, inay, bakit to? Kung gagawin mo yan, ay mangangahulugang hindi na maaalis ang baril sa iyong katawan. Nung magpaalam ka sa akin, mamumundo kay ni Carmen, hindi ako tumutol sapagkat alam kong sadyang kailangan. Ngunit ngayon tapos ng digmaan. Iba ng sandatan dapat mong hawakan. Ang suyod at araro. Ang ating mga lupay na natili na lamang nakatiwang mahal. Kaya't ibigay mo sa akin ang iyong baril. At ipangako mong hindi mo nahahawakan kailanman. Inay, kung ako'y alis ang inyong baril, madadali ang aking buhay. Nakita niyo naman nangyari kanina. Pumapasok pa lamang kami ni Carding sa bayan, sinalubong kami ng mga bala ng mga taong galit sa amin. Ano pa kaya kung... Mario, ang pinakamabuting pananggalang ay ang mabuting pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Ngunit, Inay, alam mo bang kahit napatayin ito, matupad pa rin niya ang kanyang pinakamimit yung pangarap na ako'y sumunod sa kanyang mga yapak. Bakit ang hindi? Ngunit, kung ikaw'y manunungkulan, sa tuwing mananaog ka ng bahay ay hindi ako mapapalagay. Sapagkat alam kong ikaw'y hinahangaan sa barilan. At laging merong isang mag-aakalang higit siyang mabilis at asintado kayo sa iyo. At hahamunin ka. Kung ikaw ay magtagumpay, isa na naman ang madadagdag sa listahan ng iyong mga nasawi sa iyong kamay. Ngunit kung ikaw ay mabigo at makatagpo ka ng isang higit na mabilis at asintado kisa sa iyo, ibig mo bang lubusan na kaming maulila ni Marikit? Kung sa bagay, ikaw ay nasa wastong gulang na at karapatan mong magpasya sa iyong sarili. Kaya't kung ako yung pagbibigyan, maraming salamat. Kung hindi naman, ay mauunawaan ko. Inay?
Niya Rosabel, maaari po bang makatuloy? Sila man, Pedro. Salubungin mo na at ipapasok ko lang ito. Tuloy ko kayo, Pedro. Ang Pedro, Mario, kumusta ka? Kitapataba ang hihina. Hindi naman na. Matagal ka na namin hinihintay. Bakit o? May kailangan ako kayo? Tungkol pa rito kay Atty. Salazar. Atty. Salazar? Oo, nagsanla kami ng lupa na tinutubos namin ayaw nang ibigay. Ayaw ibigay eh? Ayaw! Alagay mo ang Pedro, pag-usapin natin sa loob. Ang nanay. Nasa Lido, tumuli ko kayo. Pagkawang tumuli ko ang iyong pag-aaral? Ako si Mario. Si Mario na naman! Si Mario! Wala akong pasya sa sarili. Puro si Mario. Ano ko ba? Kung anong gusto ni Mario, din ang gusto ko. Kung anong gusto ni Mario? Mayroon po. Oo, yan na yan, si Mario. Aray, balik ka. Alam ko na sadya mo. Si Norbita. Bueno, maupo ba? Ako nang tatawag sa kanya. Agante, meron sana ako sasabihin mo sa inyo eh. At tungkol sa kasal. Bakit sa mga batang ito, bakit kaya napamadali? Tapusin muna ninyo ang pag-aaral. Saka na kayo pagpasak. Wala akong tutol dyan. Yun nga ang pinag-usapan namin, pero meron akong kailangan eh. Huh? Kayo daw ang alkalde namin ngayon. Oo, ako ang alkalde. Official business. Maupo ka. Sala ako eh. Drink? Hindi, kulang tayo. Oo, ngayon. Ano ang problema? Tugulo din sa mga kababae natin magsasaka. Nagsanda ko sila ng lupa kaya ito ni Salazar. Ngayon ay balik ang lupa nila. Oo. Pinakailaman ko ng baga niya. Siya? Pero wala akong magagawa. Bakit ito? Ang mga pilit at tanga ni Salazar ay legal. May mga lakda mga magsasaka. At yan ay rehistrado at selyado. Kaya wala tayong magagawa. Ngunit alkalde, alam naman natin kung anong uri ng pagkatao ni Atty. Salazar. Oo, alam natin ang uri ng pagkatao niya. Ngunit bilang alkalde, ay katungkulan ko itaguyod ang batas. At sa pagkakataong ito, ang batas ay nasa panig ni Salazar. Ang batas ho bang nasa panig ni Salazar? O kayo? Ano ibig mong sabihin? Na ako'y kasabot ni Salazar? Mario, ang ama mo ay matali kong kaibigan. At ikaw ay tinuturing kong parang isang anak. Baka hindi mo na ako nawaan ang sinabi mo. Yan ay paghamak sa aking pagkatao. Kaya mabuti pa eh, bawiin mo. Ginaroon ko, alkalde. Ngunit yun ang aking nadarama. Mario, ano pa ba? Pare ba, ako na ang babae para kay Mario? Karding, wala mga kabawi na sinabi ko. Maliban kung tutulungan ang papa mo, ang mga magsasaka. Ano ba nangyayari? So, ilang pwede? Pwede bang paubaya mo lang sa amin ni Mario ito? Por favor. Pero, ito ang bahala. Awa naman yung sinabi ni Papa ko eh. Pare, ayaw na tulungan ang mga magsasaka. Alam mo naman siya lang malalapitan ko. Hindi, pare. Nahihiya kang bawihin sinabi mo sa kanya. Saan na bawihin? Takas na. Pare, kinaalam mo naman ako. Hindi ko basta-basta bawihin ang mga sinabi ko. Pare, magkakahiyaan pa yata tayo niyan eh. Diba, wala akong magagawa. Magkakahiyaan tayo. Paano tagal-tagal na natin nagsama eh? Pare na, hindi pa nga bala ito sa amin. Pare, sumisigaw ka na. Kasi maanang tawa ng boss mo. Baka sabihin niya sa taas, nag-aaway tayo dito. Eh, paano ayaw bawihin? Eh, paano ayaw tulungan ng papa mo mga magsasaka? Pare, kaya mo bawihin niyan. Pipilitan na akong umiyakay ka sa pagingilo. Alam mo naman, pare, hindi ko mababawi. Sige, kita tayo sa pagingilo. Kung yan ang gusto mo. Pero ayaw ko niya. Pero kung gusto mo, magkikita tayo sa pagingilo. Eh, ayaw ko rin eh. Alam mo, gagawin natin ito. Eh, ayaw mo bawihin eh. Ayaw tulungan ng papa mo mga magsasaka eh. O sige, magkita tayo. O sige. Basta ayaw ko niya, ha? Basta magkita tayo. Oh! Mario! Saan ka pumunta? Diyan lang. Hindi ba akong pinuntahan mo dito? Babalik na lang ako, ha? Sabing ilog, ha? Oo. Oh. Anong gagawin ninyo sa sabing ilog? Meron kami pag-uusapan, Bakit sa sabing ilog pa, hindi pa dito? Masarap ang sigo inahangin doon, hindi ba? Ha? Oo. Oh. Basta magkita yun. Oo. Okay. Anong gagawin niyo sa sige ilaw? Narating ko, mag-uusap, di ba?
sarili, ha?
mabuti, Peter. Daling ko ang kaso naman magsasaka sa sigarin. Anong uri ng kamatayan ang gusto mong ibigay ko sa kanya? Bala? O patali? At kailan? Masyado kang mainit, Fidel. Ang kailangan dito ay utak. Kay Marion, maraming taong bayang nagmamahal. At kung siya'y ating papatayin, ay hindi nararapat na malaman ng sinuman na tayo'y may kinalaman sa mga pangyayari. Pagkat siya'y makakasira ng ating ambisyon. At kung kaya kita pinatawag, Luisa, pagkat nalalaman ko isa ka na rin sa naghahangad ng kanyang kamatayan. Kaya, kailangan tayo magtulungan. Hindi ba? Aba, attorney. Kung tungkol din lang sa bagay na yan, sa lahat ng oras, ako at ang aking paril ay lagi niya kahantang. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Kung dahas ang ating gagamitin, ay tsak na hindi tayo magtatagumpay habang si Cardeng at si Marie magkasama. Minsan, sinubok na yan. Ikaw, Mami, di ba? Kaya't gumawa tayo ng paraan upang mag-away si Cardeng at si Mario. Diyan ko kakailanganin ang iyong tulong. Akitin mo si Cardeng. Bakit si Cardeng? Sapagkat si Cardeng lamang ang maaaring makatimbang ni Mario sa barilan. Ngayon, kung mapapaibig mo si Cardeng, at pagkatapos ay sasabihin mo pinagtangkaan ka ng masama ni Mario, tiyak na magagalit si Cardeng. Mamumuhi siya kay Mario. Hahanapin niya si Mario. Sila'y magbabarilan at magkakamataya. Naunawaan mo ba ako? Ngunit, maibig kaya ako ni Cardeng? Oh, bakit hindi? Mag-ayos babae ka. At bumili ka ng magagarang bisita. Akong bahala sa gastos. Natitiyak kong mapapaibig mo si Cardeng. Ano? Payag ka ba? Tama na ba? Oo. Ganda-ganda mo ngayon. Edel, nasisigurong ba dito siya magdadaan ngayon? Oo. Sangayon sa aking koleksyon, ay magpipiknik sila ngayon ni Marikit sa Malatik din. Ayun pala siya. Dali!
Parehas ako ng si Rojo. Papakiskis. Pupunta ka ngayon kay Carding. At sasabihin mo pinagtanggapan ng masama ni Mario. Magpapatayan sila! Magpapatayan sila! Atty. Mario, huwag na natin ituloy ang ating pinatalak, Mario! Sabi na kapagpatay ni Mario sa iyong ama! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Talagang papunta na ako rito. Bakit? Narealaman ko, naghihintay ka. Ngunit, nakasalubong pa si Mario. Nagpatungong kiskisan. Ewan ko kung ano nangyari sa kanya. Lasing yata eh. Nagla na lang ako sinunggaban at sinagtangkaan ng masaba. Buti na lang at ako'y nakatakan. Sige, uwi ka na. Kanina naman, wala man nakakalam kung bakit ako makikipagto sa'yo ngayon. Baril sa baril. Umulit ka. Ano?
Umunod ka! Nababaliw ka na ba, Karding? Ano ba nangyayari sa'yo? Basta bumunod ka! Isa! Pari, huwag kang umalis. Umarap ka rito! Dalawa! Tatlo! Sa kanya. Ikaw ba, Mario? Hindi, Norting. May ibang bumalik sa kanya na hindi ko nakita. Ayaw mo sa akin ang iyong baret. Hindi, Mario, Norting. Paubahin niyo sa akin ang pagkakataon ito. Kayo na magbigay sa akin ang iyong mga baret. At saka ko na ipasusunod. Alam ko, Mario, na hindi kita kaya. Pero sapagkat ako'y alagad ng batas ay hindi kita maringarusan. Kaya't susok mo ang iyong baret at sabayan tayo. Norting! Sis, siya mo sa akin ang baril mo. Pusing, baril mo. Naramdaman kong pangyayaring ito. Ngunit inuulit ko. Talagang wala akong kasalanan. Lubos akong nananalig na walang katotohanan ang ipinaparatang nila sa iyo. Binaril mo si Karding sa likod. Kaya, ano yung ikatatakot? Sumuko ka na, anak ko. Inay, kung susuko ako, sino pang maghahanap sa tunay ng salarin? Alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya, sige na, sumuko ka na. Pero inay, ang buong bayan ay naniniwala akong bumaril kay Garding. Kung susuko ako, sino pang magtatagang manap sa tunay ng salarin? Kung nabubuhay lamang ang iyong ama, alam ko, yan ang kanyang nanay. Marahil ay hindi sila dito pupunta. Maghintay ka muna rin.
Isabel, ako'y naparito upang isauli sa iyo ang isang bagay na hari ni Mario. Tinggal ang bala na nakuha sa likod ng aking anak. Katatapos lamang ng operasyon ni Carding, malubha ang kanyang lagay. Kung siya'y mabubuhay o mamamatay. Ramon, hindi magagawa ni Mario ang baril ni Carding sapagkat sila'y matalik na magkakaibigan. Katulad ng pagkakaibigan ni Dunia at Chodo. Kaya, huwag mo naman siya paratangan ng ganyan. Ramon! Sana akong maawa ka sa akin. Una na tayo, Dr. Pag-usapan pa. Ebe, tayo na. Sampo tayo, Bear. Dalhin mo ako sa ospital. At pagkatapos, ihatid mo si Dalmita sa bahay. Okay kayo. Tayo una ko, Ror. Kasama na ako sa inyo. Bang bahala. Tayo na. Kaysa makita ko ang babae ng aking pinakamamahal ay lubong wala ng tiwala sa akin. Ano pa ang iyong inihintay? Pagkakaloob. Umalis ka na. Hindi pa ba sapat na sa mga sandali nito eh? Nasa bingit ng kamatayan ang buhay ni Kuya. Na ang paniwala ng lahat ay ikaw ang bumaril. Para ma, umalis ka na. Kailangan pa bang pumarito ka? Huwag pasakit na ang aking loob. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Kung yun ang nais mo. Ngunit bago ako umalis, ay inuulit kasi mo. Eh, hindi akong bumalik kay Carding. Pinakamamahal kita na Dumita.
Salamat at dinilipin ng Diyos ang aking mga panalangin. Mag-alala. Hindi ko papayag mamatay. Hanggat nabubuhay si Mario. Pilit-ulitin kong kumaling at lumakas. Kung may pangangakong mas akin, hindi ka lalayo sa akin, piling kailanman. Normika. Maraming pong salamat. May iba po ko. May balita ako na kayo po ay titiwalag na sa politika. Yan ang buong katotohanan. Sa panahong ito ay wala na akong tiwala sa mga politiko at sa politika. Ngunit, Senyor Guerrero, ang inyong angkan ay siyang pinakatanyag sa politika sa lalawigang ito. Kaya't nararapat na kahit isa ay magkaroon ng politiko sa inyong pamilya. Kung sa bagay ako'y hindi pa nabibilang sa inyong angkan, ngunit kung ako'y papalarin na maging manugang nyo at sa hangarin na may pagpatuloy ko ang maningning ninyong pangalan, ako'y kakandidato. Sa akin na may walang masasabi ang sinuman. Malinis ang aking puso, ang aking buti, at mga kamay. At kung alang-alang din lamang sa bayan, ako'y nakahandang magpakasakit. At itaya ang aking karangalan. Basta't ako'y tutulungan niyo. Este, Atorne, kumusta naman ang inyong mga pautang? Pautang? Ako po'y hindi nagpapautang, Senyor Guerrero. Ang mga kwartang kinukuha sa akin ng mahihirap nating kababayan ay tinuturing kong bigay. Senyorito, ito na po, Senyorita. Papa? Ay, ha? Good evening, Nolly. Good evening. Bueno, ngayawala ko muna kayo. Adios, Dika. Senyor Guerrero, maasahan niyo at pag-aaralan kong mabuti ang inialok niyo sa akin tungkol sa politika. Attorney, maupo kayo. Fidel, ang mga regalo ni Normita. Ibigay mo na kay Isyo. Hindi mo man lamang papubuksan? Sa Maynila ako pa binili yan eh. At saka na lang. Dito nilang pala ibibigay eh. Hindi! Dungan na sa kotse! Adios, Senyorita Romita. Sige na. Alam mo, matagal-tagal din naman kami nag-usap ni mong papa. At sa palagay ko, kung ako'y sasagutin mo, eh, hindi siya tututol. At ngayon pa'y pinangangako ko na sa'yo na ang ating kasal ay magiging pinakamaranya sa kasaysayan ng lalawigang ito. At inalok pa niya akong kumandidatong pagkagobernador. Kapag nagkataon, ikaw na magiging pinakamagandang may bahay ng gobernador sa buong kapuluan. Normita? Normita? Huh? Hindi mo naman yata ako pinakikinggan eh. Ano ba iniisip mo?
ako. O di magsara. Hindi lang. Okay, boys. Pag na yan. Ayun na lang siya. Ito ba, Marga? Ay! Umuwi ka naman, ha? Pwede ba? Maaga na! Iniintay ka ng nanay mo. Bata-bata mo pa. Sige, wait. Helen, ako kaninang kaninang maasap sa'yo, ha? Sipahin di ako nakatingin. Sipahin kita, Tol. Sisipahin mo ba? Huwag mo kong pag-aasahan ng boses, ha? Gusto mo talaga sipahin kita? Talaga, sisipahin mo ba? Mali ko. Mali! Sisipahin mo ko pagsagulong. Oo. Baka sumampay dyan, kumpahin ko yan. Thank you.
I'm sorry. Anything wrong? Planning pa lang sulat na ito sa nanay mo. Malapit nang ikasal kay Antonio sa Lazaro. Mahal mo siguro ang Normitang ito, no? Ha? Well, let's celebrate. My goodness. Alam ko kung anong gamot yan. Yung hawak mo, di ba? Kamuhin naman tayo, ha? Bigyan mo naman ako. Come on. Now, let's drink to broken heart. Ano, Normita? Pwede ka kumikibo. Saan gusto mong bantahin ng tragedy boda? Oo, maganda. Pabayaan mo. Sa araw na yung kasal ay gagawin kita pinakamaganda sa bahay natin. Eh, paano? Alis na kami, ha? Oo. Bye. Dadalhin ba natin ito? Aba, oo. Ayusin ko pa yan, eh. Alis na kami, Luisa. Normita, alam mo buo na sa kalooban mo, kasal kay Atty. Oo. Pero bakit? Batid ko namang magpahanggang ngayon ay iniibig mo pa rin si Mario. Matagal na tayo nagkakasama sa silid na ito. At hindi mo maikakaila na ang pagluha mo gabi-gabi dahilan sa kanya. Bakit ngayon ay pakakasal ka sa lalaking kanyang kaaway? Sapagkat ito ang tanging paraan upang lubusan kong maipinit ang pinto ng aking puso kay Mario na magpahanggang ngayon ay naghahangad pa rin maghintay ng kanyang pagbabalik. Ngunit sa gagawin mong yan ay kusama mong winawasak ang iyong kaligayahan. Ang kaligayahan ay malaon ang nawala sa aking buhay. Simula ng sandaling makakuha ang barili ni Mario, si Kuya sa likod. O Luisa, nasa akin ang lahat ang dahilan upang siya'y kamuhian. Ngunit bakit magpahanggang ngayon ay siya pa rin ang aking minamahal? Bakit, Luisa? Bakit? Kaya't naisipan kong ito na ang pinakamabuting paraan. Ang pakasal kay Atty. Upang kung sakali ay si Mario na ang tuloy ang magpakalayo-layo sa akin. Sa gayon, mawawalan ako ng pagkakaipagkanulo ang tangan namin mga gerero. Hindi kita mapapayagang gumawa ng ganyan. Bakit ka nagsalita ng ganyan? Sapagkat hindi si Mario ang bumaril kay Cardin. Kung ganyan ay sino? At paano mong nalaman? Huwag mo nang itanong. Luisa!
Kung hindi si Marian bumahal sa akin, ay sino? Sino, Luisa? Sumagot ka. Ang totoo yung sinasabi mo. Ba't ngayon ka lang nagsalta? Bakit? Sumagot ka, Luisa. Anong kinalaman mo sa mga bagay na ito? Paliwanag ka, Luisa. Bayaan mo munang magmasdan kita. Pagkat matapos mong marinig ang aking sasabihin ay hindi mo na nanaising manatili ako sa tahanang ito. Ang bumalik sa'yo sa likod ay si Atty. Salazar. At kung kaya't nagsawalang kibuko nung una ay sapagkat kasama kong bumalak na paglabanin kayo ni Mario. Ikaw? Oo, Carding. Hindi totoong pinagtangkaan ako ng masama ni Mario. Yun ay gawa-gawa ko lamang upang patayin siya. Upang makaganti sa ginawa niya sa aking ama. Lahat ng pangyari. Wala siyang kasalanan at mita. At si Atty. Salazar ang may kagagawa ng lahat. Dapat sana'y tikom ko na ang aking bibig. Ngunit, dahilan sa kabutihang loob niyo, at dahilan sa natutuhan na rin kitang ayaw pumayag ng aking budhi. Patawarin niyo sana ako. Carding. Mag-iingat ka sana. Huwag mo naman akong labis na kamuhian. Hindi ka ba nagagalit? Hindi ka namumuhi? Ang lahat ay nagkakamali. Ang totoo niya na ito. Nagpapasalamat po nga po sa iyo. Nang dahil sa pagtatapat mo eh, natapos na rin ang hirap na aking loob. At akala mo ba eh, madali para sa akin ang mamuhi kay Mario at hangarin ang kanyang kamatayan. At ang isa pa, paano ako mamumuhi sa iyo? Kayong ikaw ang pinakamamahal ko sa buhay. Senyorito, nariyan po sa iba ba si Atty. Salazar. Thank you.
Conde. No. Nasaan na po sila, Jefe? Oo, oh, Jefe! Sila, saan? Nasaan? Pinaroon bang namin ang kalpe? Sila'y nakalala. Gusto bilis ba sa... Sikit kong mabilis ang kanilang sakyan kaysa nila. Pinabayaan niyong nakatakas! Apat kayo, dalawa lang sila! Nakatakas o pinabayaan niyong makatakas? Alcalde, hindi ko gustong himilin yung panalita. Kami dapat sa aming tungkulin. Dapat sa inyong tungkulin! Ang inyong alcalde, pagtanggal sa kanyang sariling pangamahal, ang munisipyo ng Dalawa! At pinabayaan niyong makatakas ang tao nagtanggal sa kanyang buhay! Ha! Kung ganyan ang katapatan ninyo sa tungkulin, ay hindi ko kailangan! Alcalde, kung inakala ninyong hindi ako karapat-dapat sa aking tungkulin, ngayon din ako'y nagbibitin. Jim! Hintayin niyo na kami. Pwede natin maaaring pag-usapan to? Hindi kailangan! Kito naman ko ito pwede ang pangyayari. Isgirero? Para mag-agro. Adios! Papa, ang hihirap sa'yo, pabigla-bigla ka eh. Ha? Sino ngayon magiging helpin natin? Buenos días. Ay, Isabel! Tuloy! Tinatawag mo raw ako? Oo! Mapu ka! Ito! Alam mo na mainom si Don Isabel. Opo. Tinatawag kita, Isabel, sapagkat alam na namin kung sino ang tunay na bumaril kay Cardeng, si Atty. Salazar. At buong-buo ang aking pag-asa na sa mga sandaling ito ay maihaharap ko siya sa iyo, ngunit siya'y nakatakas. Kayo pa man, nais kong samantalahin ang pagkakataon. Sa ngalan ng aking pamilya, na humingi sa iyo ng pamanhin sa maling paratang namin kay Mario at saka sa mga masasakit na pananalitang nabitiwan ko sa iyo. Wala kang alalahanin. Sa mula't mula pa, alam ko naman ang lahat ay magliliwanag din. O, ano sa direk, Doktor? Ito, bahay na lang ni Mari. Dito, ang gagawin sa'yo. O, dalawang upo na. Naku! Tutuwa akong pare ko niya. Ay, si Mari. Masa taas pa. Nasa labas. Mari, buka. Buka. Pag-iingatan niya, Mari. Mahirap na. Naku, mahalaga. Pare, sana lalaki, ano, ha? Oo, nga. Walang kwenta ang lalaki, Mari. Oo. Siyempre, ako magiging ama niya, di ba? Oo. O, ikaw magmana sa akin. Mahirap na. Mas kabuti, Mari, babae. Malaking pakinabang sa babae, Mari, di ba? Mari, may sumasakit ka sila. Martin, mabuti pa tumawag ka ng doktor. Ay, sabi na naman. Huwag na, Mari. Natutuwa naman ko. Hindi ko akalain. Meron pa pala kaligayang nalalabi sa aking buhay. Ba, eto na pala si kumpare. Ha? Okay, palingan niya. Pare! Ay, pare! Okay. Hello, pare. May babalita siya si kumare. O nga, pare. Ha? Ano yun? Alam mo ba kung saan ako galing ngayon? Saan? Sa doktor. Doktor? Bakit? May sakit ka ba? Wala. Mare. Dahan-dahan. Anong ginawa mo sa doktor? Alam mo? Magandang araw po. Mika. Mario! Kalimutan mo na yun.
kaya kami nagpunta rito. Dahil sa kailangan ko sa... Alam mo, binalik niya sa lasar ang papa. Pero hindi naman siya namatay. At siya rin ang bumalik sa akin. Kaya pinapatawag ka ng papa. Kumari ngayon. Kaya sila, Mario? Normita, Kabing. Siya si Marco ang minari ng lugar nito. Ang lugar lang bang ito ano nila o pati ikaw? Bakit ka nagsulitan ng ganyan? Pagkat siya ng aking nakikita. Ikaw si Normita, ang dating kapintahan ni Mayon, di ba? Bakit? Kayo ba ngayon ang bago? Normita. Mayaw siya. Oo. Kapwa natin siya mahal. Ngunit, sapat ang pagmamahal ko sa kanya upang siya muling ibalik sa iyo. Ikaw ba na may sapat ang iyong pag-ibig upang muli mo siyang tanggapin? Sandali lang. Anong palagay niyo sa akin? Laro lang pwede niyong pagpasa-pasa lang. Ako lang may karapatang magpasirap tungkol sa bagay niya. Ano man ang muli yung pasya, Mario? Saan mo? Maunawaan ko. Mario! Sinangumi! Kitagal-tagal lang itong hinihintay. Kitagal-tagal lang itong nagsisiit. Wala man ang awa. Yan ang umuwi. Hindi ba kanya pupunta kayo sa probinsya? Baka kayong gabi. Sige, lumakad na kayo. Oh, it's all right. I can take it. Alam mo, sa akin eh, ang lalaki, parang ang mga kong naghihintay ng sasakyan. Pagkaraan ng isang pasay, I can wait for the next one. Sige na. Umakad na kayo. Okay, boy. Good luck. Sino ang kanyang ama? Anong iyong sasagot? Sabihin niyang... Ako ang ama. Why don't you go home, ha? Bata ka pa sa mga bagay nito. Sige, umuwi ka na. Ang hirap sa'yo, Margo, eh. Ayaw mo akong bigyan ng pagkakatawan. Ay pakilala sa'yo na ako'y ganap na lalaki na ngayon. Pwede ba? Sa loob na natin pag-usapan ng bakit nito. Come on. Come on, Margo.
Senyorito, narito na po sila. Ah, magaling, magaling! Oh, Mario! Tuloy yun! Papa? Hello, Lolita. Mabuti yun. Mabuti at dumating ka. Inaasahan ko na yung balita na siya nila kapting ang nangyari dito. At marahil alam mo na ang dahilan kung bakit kita'y pinasundan. Upang ialok sa iyo ang tungkulin na ginampanan ng buong kagitingan at katapatan ng iyong ama bilang hepe ng pulisya ng bayang ito. Yan po isang malaking karangalan para sa akin. At katuparan ng pinakamimiting pangarap ng aking ama. Ngunit bago ako tumugon, bayan niyo muna ang kausapin kong aking... Hindi na kailangan. Magandang gabi, Rojo. Tila may lakad kayong magkaibigan. Ha? Oo. Talagang ikaw ang hanapin namin. Ngunit yamang naririto ko na. Bilang hepe ng bayan ito, ay inutos si Maris mo yung baril. At sumuko ka na sa salang pagtatangka sa buhay ni Alcante. Akalain niyo yun? Ang dating mga berdugo ng inyong mga kamag-anak at kaibigan ay hepe na ngayon? Mga ulol! Kayo ang dapat sumuko sa amin upang kayo'y aming mahukuman katulad ng inyong paghukom at paghatol nung panahon ng apon sa mga kamahal sa buhay ng mga kaawawang ito. Pababayan, huwag kayo palinla sa taong yan. Kayo'y ginagawa lamang niyang kasangkapan. At hindi ba niyo alam, ang ginagawa niyang niya ay labag sa batas? At kung inaakala niyong kami dalawa ni Carding may dapat pagbayaran, ay nakahanda kami umarap sa hukuman. Ngunit huwag sa ganitong paraan. Huwag rin niyong ilagay ang batas sa inyong mga kamay. Anong batas? Sa mga sandali ito kami ang batas! Ano? Mag-aalis ba kayo ng mga baril o ibig niyong paulan na namin ang bahala ang bahay na yan? Ano? Ayaw nyo! Mga ito! Tira! 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 Ano? Bakit tayo nagsusuntuman tulad ng mga dara? Kung gusto nila ng gara, nabigyan natin sila ng gara! Ngunit, attorney, maaring may katuryan sila. Ang ginagawa natin ito ay labag sa batas. At maaaring managot tayo sa mga alagad ng pamahalaan. Maaari! Kung makararating sila rito na may buhay pa sa mga taong nasa bahay na yan, kaya't kinakailangan, lipunin natin sila lahat! Upang pagkatapos, sino man ang dumating dito, ay sasabihin natin sila ay pinatay ng mga tulisan. Mga tulisan, tayo naman ang nagtamoy! At sa gayoy, tatanggalin pa tayong mga bayari. At madali na matutupad ang pangarap ko na maging gobernador. At ipinangangako ko na pagdating ng araw na yan, ay gagantimpalaan ko kayong lahat. Sige, kung kumil ang bahay, pilit din pasuhin! Kilos lahat! Kilos! Ang...
Bala! Mga kasama! Padalang na kanila sagot! Maring wala na silang bala! Magsenda sa paglusog! Isa! Dalawa! Dumating na ang oras ng pagbabayad mo! Ayaw man lang ako pang mamatay! Si Marikit! Mga ulol! Huwag nyo sabihin ilalaban nyo yung mga gulo! Saring mga baril! Ibig mo yung magpatuhal! Huwag mong kalimutan, Salazar, na kami rin ay may tatlong baril at ang katumbas ng iyong buhay ay isang bala lamang. At walang kailangan ng kaming lahat ay mga matay sapagkat natitiyak ko sa oras na ito'y kasama ka sa aming kamatayan. At kung mga hangalayan na nakapaligid sa iyo ay gustong sumama sa impyerno, bagamat ikaw lamang ang aming kailangan, sila masusunod. Mga kababayan, mag-isip-isip kayo. Bakit nyo isusubaw inyong buhay ng dahil lang sa taong yan? Pagdating sila na loob ng ating mga samahan, hindi na natin siya kamahin na sa akin. Pare! Ano ang iyong kapasyahan? Pagsuko o paglaban? Tayo hindi dapat maglaban. Ang tanging pakay namin dito ay si Mario Chikarding upang maiwasan ng walang kabuluhan ang pagdanak ng dugo. Hayaan niyo kami ni Pidel ang makapagtuo sa kanila ng sarilinan. Roo! Upang malutas na lahat ng ito, kayo ni Chikarding hinahamon na ang Pidel ng labanan isa sa isa! Ano, Roo? Tinatanggap mo ba ang aking laman? Biyaw siya! Para ano? Para magamit mo muli ng suksukan mo, umigot? Taito! Ngayon, Roo! Wala na akong baril! Hinihintay kitang lumabas ng wala rin baril! Maghintay ka, Salazar! Kami ay kalam ka din. Huwag ka makikailang, Pidel. Anong huling pagtutuwas ng gusto mo? Baril sa baril! Ngunit sa parang walang lamangan. Ano ang paborito mong baril? 45. Pidel, ihagis mo sa harap niya ang iyong 45. Ako na may 38. Ngayon parehas na tayo. Hindi ko magagamit ang umiikot ng suksukan. At ikaw naman, hindi mo magagamit ang bilis mo sa pagbunot. Hinihintay kita, Ro.
Ano nangyari sa inyong mga Panginoon? Sunggawa ng mga yan! Huwag! Huwag silang pakilaman. Naunawaan ko kung bakit sila gumawa ng ganito. Sapagkat sila naudyukan at nalinglang ni Salazar. Alam ko rin kung bakit sila naniwala sa mga ito. Sapagkat sila ay may sama ng loob kay Mario at kay Carding sa mga nangyari nung panahon ng digmaan. Ngunit ngayon ay panahon ng katahimikan. At ako'y nakahanda kalimutan ng lahat ang ginawa niyong pagsalakay sa aking tahanan at sa aking pamilya. Kung kayo'y mangangako na kayong lahat ay babalik sa inyong mga tahanan at mamubuhay ng tahinik. Sandali lang, Mab. Ang ibig ba ninyo sabihin, malaya na kami? Oo. Hindi nila kami usigin? Hindi na. Mga kababayan! Mabuhay sa kanda!